Inihanda na ni Josephine ang gamit ng kanyang mga anak sa pagbabalik eskwela bukas. Tiniyak niyang may alcohol, sanitizer at face mask sa kanilang school bag. Mabuti na niya ang nag-iingat laban sa COVID-19, ngayong marami na ang hindi nagsusuot ng face mask. Mag-ingat pa rin po tayo, magsuot pa rin po tayo ng face mask, lalo na po sa mga bata. Ganyan din si Nanay Marie, lalo't nalagay sa kritikal na kondisyon ang mister noong unang bugso ng COVID-19. Lagi ko pinupunasan yung mga anak ko lagi ng alcohol. Kahit sa pagpasok na sa school, lagi siya naka-face mask. Kapwa taga Maynila sina Josephine at Marie, sakto ang pag-iingat nila ngayong naitala ang bagyang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19. 79 ang mga kaso ngayon sa lungsod. 3 ang na-confine sa ospital pero karamihan ay may mild symptoms habang ang iba ay asymptomatic o walang naranasang sintomas. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, binabantayan nila ang sitwasyon at aaksyon ng lungsod depende sa sitwasyon. Kung magkakaroon po ng surge, we might opt to go back to the mandatory use of face mask. Pero wala pa naman po talagang plano sa ngayon kasi hindi naman po alarming pa yung pagtaas. Una nang naitala ang bagyang pagdami ng COVID-19 cases sa Davao City at Iloilo City. Naka-alerto ang City Health Office ng Davao dahil napuno ang COVID beds sa Southern Philippines Medical Center. Iniutos naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang muling pagsusuot ng face mask sa loob ng City Hall. Samantala, kinumpirma ng Iloilo Provincial Capital na nagpositibo sa COVID-19 si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ayon sa WHO, mas mahalagang bantayan ngayon ang bilang ng namamatay at kung napupuno na ba ang mga ospital. Ayon sa public health expert na si Dr. Tony Lachon, tumaas ng 7% ang positivity rate ng COVID-19 sa bansa. Lampas ito sa WHO benchmark na 5%. Dagdag ni Dr. Liachon, makakatulong ang pagsusot ng face mask ngayong naitala ang pagtaas ng mga kaso sa ilang lugar. Binabantayan rin ang bagong Omicron subvariant ng COVID na XBB.1.16 na tinatawag ring Arcturus. Hindi pa naman ito anya nakapapasok sa Pilipinas pero kumakalat na ito ngayon sa India. Bukod sa lagnat, hirap sa paghinga, runny nose at sore throat, nakitaan din ng conjunctivitis o sore eyes ang mga tinamaan ng Arcturus. According to the WHO, highly infective siya, ibig sabihin madaling makahawa. Number two, highly pathogenic, madaling mag-cause ng sakit. At ito daw ay more infectious than the old Kraken, yung huling pinaka-infectious. Bagamat hindi ito kasing bangis ng Delta variant, nagbabala si Liachon na posibleng magdulot pa rin ito ng malalang epekto lalo na sa may sakit o comorbidities. Mahirap din anya kung mauwi ito sa long COVID. Huwag tayong maging kampante. Tsaka yung long COVID, mahirap pa. Yung long COVID, common yan sa ordinaryong tao, mga 20-30%. At kahit magaling ka na, may simptomas ka pa rin na mararamdaman dahil dito. Lininaw ni Dr. Liachon na wala namang dahilan para magpanik. Kailangan lang mag-ingat sa pamamagitan ng patuloy na pagsuot ng face mask at magpabakuna ng second booster. Jose Carretero, EBS-CBN News.